Ayan guys, lulutuin ko na po yung tokwa na ginawa ko. Meron akong green beans. Ayan po, mag-slice na tayo. Ayan po, tapos na po. Ayan guys, na-prepare ko na po ang lulutuin ko na may homemade tokwa. Ayan po yung ulo ng hipon, nakukunin ko yung katas. Sibuyas, bawang at paminta. At lalagyan ko po ng konting thyme, basil, rosemary, and chicken powder. So, ayan po yung ginawa kong tokwa. Palitan ko po yung tubig. Ayan po, kukuha ko ng 2 piraso. So ayan po, maglagay ng mantika.
Igisa ang bawang at paminta. Dagdagan pa natin ng oil. Isama ang sibuyas. Igisa ang hipon. Katasin ang ulo ng hipon. Lagyan ng 1 teaspoon chicken powder. Pinch of sugar. Lutuin ang katas ng ulo ng hipon para hindi malansa. Parang na-vlog ko na to. Pero okay lang po yung paulit-ulit para hindi nyo makalimutan. Ayan po, huwag masyadong i-overcook ang hipon. Lagyan ng konting thyme, pero pwede rin wala. Basil. Rosemary. Pampalasa lang po yan. Ilagay ang tokwa.
Lagyan ng konting water para hindi ma-dry. Ayan po ang tokwa na homemade sa ampakayo. So takpan. After 2 minutes, ilagay ang bichuelas. Hindi pala naka-on. Ayan po, nilagay ko na yung bichuelas. At tinimplahan ko na po ng patis. Minsan po nakakalimutan kong i-on ang recording button. Ayan po, siksik liglig na bitamina. Takpan ulit para maluto ang bichuelas. Tikman natin ang sabaw. Masarap. Tapos na po ang ginisang bichuelas with homemade tokwa. Sana po gayahin nyo. Ayan po, magsandok na tayo. Ayan po, kain po tayo. Tikman natin. Simplahan natin ng konting patis. Wala po si Grandad. Tinutulungan yung anak niya na mag-repair ng van. Kumakain po siya nito. Kasi may gulay.
Masarap ng lasa ng sabaw niya. Kasi nandun po yung katas ng ulo ng hipon. Sana po gayahin nyo, kasi po may protina yung tokwa at siyempre yung gulay na bichuelas, maraming bitamina. So guys, hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe and God bless. Bye!